Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog po tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay nilob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na yun, si Amasiyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadaling bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiya si Amos, bulang kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka na maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula. Huwag ka nang manguhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit, idealis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya, pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaak. Dahil diyan,
Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya,
Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang magandang balita pong hatid sa atin ng mga pagbasa ngayong araw na ito, mawala man ang ating kakayahang ipahiwatig ang sarili nating pananalig, nakikita po ng Diyos ang pananampalataya ng mga nagmamalasakit sa atin. Ito po ang maliwanag nating nakita sa interaksyon ng mga kaibigan ng paralitiko at ng mahal na poong Jesus Nazareno. Maaaring marubdob din naman ang pananalig ng mismong paralitiko at nahayag iyon sa dami ng nag-aaruga sa kanya. May mga pagkakataon pong mas nakapangungusap ang kolektibong pananampalataya ng marami. Nung tayo po'y binyagan, samantalang wala pa tayong matatawag na sariling pananalig, bininyagan tayo sa pananampalataya ng ating mga magulang. Bininyagan tayo sa pananampalataya ng ating mga magulang, ninong at ninang. Dinala nila tayo sa sinapupunan ng simbahan. Inihatid sa kandungan ng kumakalingang sambayanang Kristiyano. At sa paglipas ng panahon ay natatagpuan natin ang ating sariling nangangailangan pa rin ng pagdadala ng mga nagmamahal sa atin. Hindi po natin kayang mag-isa. Sa kumpil ay ipapatong ng taong mas malakas kaysa atin ang kanyang kamay sa ating balikat. Tanda ng pagpapaalalang naririyan lamang siya't gumagabay. Sa kasal ay ihahatid tayo sa altar ng ating mga magulang, ninong at ninang, at mga abay. Ganon din po ang masasabi sa ordinasyon. Sa libing ay uusungin tayo ng ating kapwa para muling ibalik sa altar sa huling pagkakataon. May mga pagkakataon pong nalilimutan natin ang mga taong ito, ang mga gumabay sa atin, ang mga naghatid sa atin. Ang mabuting gawang ito ng mga mapagmalasakit ay hindi po nalilingid sa kamalayan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa katunayan, ito po ang nakapupukaw ng kanyang pansin. Sa pagpapagaling sa ating mga dinadala sa kanya, ay sa atin din po siya tumitingin. Magdalahan po tayo, minamahal kong mga kapatid. May mga pagkakataon pong ang mga dating nagdala sa atin
ang maaaring nangangailangan na ngayon na dalhin natin sa Kanya. Lalo na pong ngayong tayo'y napagaling na. Sa paglalakbay po natin sa landas ng buhay, kailangan po natin ng isa't isa. Sa lahat ng mga pagkakataong tulad nito, ang personal nating pakikipag-ugnayan sa Kanya ay hindi pala talaga purong pribado lamang. Lagi po itong may impact sa iba. Idalangin lang natin na mapagpagaling at mapagpala ang dating nito sa kanila. Ang biyaya rin nawang ito ng kagalingan ang tanggapin natin at ng ating mga dinadala sa Kanya sa pagtanggap natin ng banal na Eukaristiya. Lalo nawa tayong pagbuklo rin ng Espiritu Santo sa pagpapanalanginan at pag-aadya natin sa isa't isa. Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa kagalingan at kapatawarang handa ninyong igawad lagi sa mga lumalapit at mga naglalapit. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Sa bawat pagdadala ang atin pong itutugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan naway palagiang isawagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo, naway laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo naway, maging laging handang magpatawad ng ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-asa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang dulot ng iyong anak. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob,
upang kunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan
ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat, inuming inihahain dugo ni Kristong butihin, hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat. Announcement: mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.